Hello, magandang araw sa inyo at welcome na naman sa aking munting channel. Sa video pong ito ay ibabahagi ko po ang pinakamabisang gamot sa bato sa kidney. Ito po ay list ng isa nating subscriber para daw sa kanyang ama na may kidney stone. Pero bago ang lahat, mag-subscribe at paki-on ang inyong notification bell. Ang kidney stones ay isang uri ng kondisyon kung saan namumuo ang mga hindi nalulusaw na mga mineral sa loob ng iyong kidney. Ang pangunahing sanhi ng pagkakaroon ng sakit sa bato ay ang kakulangan ng tubig sa katawan. Kapag walang sapat na tubig sa katawan, hindi maayos na nalulusaw ang mga mineral na nasa kidney. Ang resulta ay ang pamumuo ng mga bato. Ang mga sintomas ng pagkakaroon ng sakit sa bato ay labis na pananakit sa tagiliran at ibabang bahagi ng iyong likuran at puson. Masakit na pag-ihi at malabong ihi na minsan ay may kasamang pagdurugo. Nilulunasan ang sakit sa bato sa pamamagitan ng shockwave therapy, mga painkillers at mga gamot na pampalusaw ng mga bato sa kidney. Pero alam nyo ba na may isang sikretong pamamaraan upang balunasan o mawala ang bato sa kidney? Narito ang simple at naipasa pang paraan galing pa sa ating mga ninuno at talagang napakamabisa upang mawala ang inyong bato sa kidney. Narito ang pamamaraan. Kailangan niyo itong hingin sa kalikasan. Narito ang pamamaraan kung papaano ninyo ito gagawin. Kung familiar kayo sa native kawayan o tinatawag na kawayan na bagakay sa Kabisayaan, ay ito po ang inyong kinakailangan. Sa mga hindi familiar sa kawayan na ito, ito po ay ang kawayan na mga mapapayat lamang, hindi po yung ginagamit sa bahay. Ito po ay tinatawag na bagakay sa Kabisayaan. Ito ay kadalasan na inilalagay sa bubungan ng inyong bahay upang matakot ang mga aswang. Narito po ang inyong gagawin. Humanap ng native na kawayan. Dapat ay gawin ito sa unang Biyernes ng buwan, sa ganap na ika-12 ng tanghali. Yumuko sa harapan ng mga kawayan na ito at magdasal sa Diyos na sana ay ibigay ang lunas sa inyong karamdaman na bato sa kidney. Magdasal ng tatlong Ama Namin, tatlong Abaginoong Maria at tatlong Sumasampalataya. Pagkatapos ay sabihin ang salitang ito, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sana ay ibigay ang makakagamot sa akin. Salamat po. Pumili ng 7 native na kawayan. Putulin ito. Dalhin sa inyong bahay at pagkatapos, pag nandoon na kayo sa inyong bahay, biyakin ng dahan-dahan ang mga kawayan na ito. Kung may tubig kayo na makukuha sa loob ng kawayan, ay ipunin ito. Ilagay sa lalagyan. Inumin ito sa umaga bago kayo kumain ng anumang pagkain. Dapat ay una niyo itong iinumin sa umaga. Bale, 3 araw niyo pong iinumin ang tubig sa loob ng kawayan.
hahatiin nyo na lamang po. Tandaan po na 7 kawayan lamang ang inyong bibiyakin at pagkukuhanan ng tubig. Kung wala po kayong makitang tubig sa loob ng 7 kawayan na inyong kinuha, ibig sabihin po nun ay hindi po ipinagkaloob sa inyo ng Diyos ang tubig na makakagamot sa inyong bato sa kidney. Kaya pag may nakita kayong tubig sa loob, magpasalamat po agad. Ito na po ang ibinigay ng Diyos sa inyo upang malunasan ang inyong sakit. Tandaan po na kapag walang tubig sa loob ng kawayan ay hindi po ipinagkaloob ng Diyos sa inyo ang kagalingan. Sa mga kapatid po natin na may bato sa kidney dyan, ay subukan nyo po ito at sigurado na matutunaw po ang bato sa inyong kidney. Wala naman pong mawawala kung inyong susubukan. Salamat po sa panonood. God bless po sa inyo at ingat po tayo palagi.